So, good morning guys. Welcome back to my channel, Randy Tilo Vlog. Today guys, meron akong ituturo sa inyo na isa na naman ito sa mga basic na pamamaraan, pero parang malaki kasi ang naitutulong nito sa atin. Doon sa mga previous videos ko, parang may nagbe-message doon sa akin na nagpapasalamat sila dahil sa mga ganong klaseng content ng video. So naisip ko na ituloy muna natin ito, yung tungkol sa ating machine. Para ito mga basic lang naman, para doon sa mga nakakaalam na nito, guys, paki-accept nyo lang po. Pero para doon sa, para naman doon sa mga hindi pa masyadong nakakaalam nito, para sa inyo ito guys, panoorin nyo lang ito mga video natin para marami kayong matutulungan. Kuminsan ay marami tayong matutulungan kasi nakakataba rin ang puso yung mga comment nyo, kaya mag-focus muna tayo dito bago tayo pumunta sa mga ibang talento ni Randy Taylor Vlog. Dito muna tayo mag-focus para siguro tapusin natin itong mga content ng ganito. Pero bago yan, intro muna tayo. So guys, welcome back to my channel, Randy Taylor Vlog. Ito guys ang ituturo ko sa inyo. Kukunin ko lang kay. Ito guys. Ito siya, oh, ito. Clutch motor to siya. Clutch motor. Pero so, welcome back. Ito yun guys, yung tinuturo ko sa inyo. Itong ano na to, thread na to, ay itong ruska na to, ang purpose nito doon sa ano natin, para sa brick ito siya. Para pag angat natin, ay pag, oh, pag angat natin nung ano, nung inaapakan natin, kusa siyang hihinto yung clutch motor natin. Ito siya. Kunyari, pagkataas natin ng yung pedal natin, tapos si hindi siya huminto, ito guys yung sisikipan nyo. Lugan nyo muna itong lock nya, pinakalock nya, tapos sisikipan nyo lang ito pag ganun. Sisikipan nyo siya para magkakaroon, hanggat sa magkaroon siya ng preno. Tapos pagkatapos, kunyari, tansahin nyo na lang na ano, kung hanggang saan yung ano nyo, yung kung magkaroon na siya ng preno, ito ilalock natin siya ganun. Para yan, tapos yung gagamit tayo ng tools dyan para no, ganun din dito kasi hindi naman natin kaya ng kamay-kamay lang yan eh. Pero ipinapakita ko lang sa iyo kung anong mga purpose nyan. Tapos ito guys, ito naman siya yung align nung para dito sa brick natin. Kung napapansin nyo guys, ayan o. Ayan guys, so itong bakal na to, malaki ang kailangan na, kaya mayroon tayo ng ganito kasi siya ngayon ang pumipigil dito sa bakal na to, kasi siya yung nagpipreno rin ngayon ng nagsisilbing brick ng pag ano natin, pag loose natin yun ng pedal natin, siya nagsisilbing align para ay siya, oo tama, at saka itong tornilyo na to siyang naglalak dyan para hindi siya gumalaw-galaw kasi simpre nagro-rotate yan eh. Baka mamaya pumunta ron, hindi pinay yung ganun guys eh. Kasi may babanggain siya, saka masisira yung clutch motor natin. Tapos ito, alam nyo na sa mga ano ito, sa
sa belt. Saka may bearing na siya, guys. O, ayan, may bearing. Yan. Na siya yung nag para pag-ikot, medyo maano yung pag-ikot niya. Tapos dito, guys, ito, kung ito, clutch ito, siya naman ngayon ang kumakapit doon sa ano, clutch motor natin para mapaikot natin yung ito. Yan, ito, para mapaikot natin. Yan, may nakitang ano, sorry guys, may nakitang kaha. Ito siya. Ang pagpapalit ito, guys, mabilis, madali lang. Bali, kung napapansin nyo, ito may apat siya na tornilyo. Tatanggalin lang natin yan siya. Or pwede nyo na rin na, kung kaya nyo na tanggalin lang dyan ng isa-isa, ng ano, nang hindi na tinatanggal itong apat na to, okay lang din. Pero kung ano, mas the best din yung kung tatanggalin muna ito, kasi kunyari, nakakapit ito, hindi natin maipapaarawan. Ibig sabihin, kailangan kasi ito na hindi basta-basta na pagkatapos ng pandikit na rugby, idikit agad. Hindi pwede yung ganun, guys. Walang kapit yan. Ang gagawin natin ito, ang ginagawa ng ganyan na para makapit, patutuyuin muna natin sa araw yung rugby na dinikit natin dyan dito sa mga ito. Yan. Ito. Patutuyuin muna natin. Saka natin ididikit ngayon yung ito, yung clutch natin. Clutch lining. Yan. Hindi pwede direct ganun, guys, ha, kasi masisira yan. Tapos ayun sa likod, guys, oh. Kung napapansin nyo, may tinuro ako kanina na ito, tornilyo na to. Ayan siya, guys, oh. Ayan, oh. Yan. Meron din siyang clutch lining sa loob na sarili niya. Siya ngayon ang pumipigil. Pagka inangat natin yung pedal natin, siya ngayon ang sisilbing pipigil dito sa likuran nito. Ito. Ayan, yung bakal na yan. Ito. Kita ba? Ayan, guys. Oh, yan. Mapapansin nyo, may bakal dyan. Siya ngayon ang pipigil naman para doon na huminto yung takbo ng ang rotate ng ano natin. Ito. Para dito, ito. Para dito yan. Yan, may belt siya. Tapos, ano pa ba? Ay, ito guys, yung pedal natin, ayan, ano, napapansin nyo, yung pedal natin, kung sakali man nangyari ito sa inyo ng ganito na wala siyang pedal, paano natin gagamitin yan? Randy Taylor Vlog, eh, walang pedal. Ganito lang yan, guys. Ayan, ano, napapansin nyo siya. Ayan, may butas siya doon sa... Ayan. Tapos ayan ang ano natin, yung shafting natin ng bearing, ay ng ano natin, yung pambel. Yan, dyan nakapasok yun, dyan nakalagay yun, sa hole na yan, ayan o. Kasi siya ngayon ang magsisilbing pag pinatakbo natin siya, pag inapakan natin yung machine natin, puurong siya ng ganun siya, oh. Kasi didikit ngayon yung yan, yung clutch lining natin na yan, doon sa pinakamotor niya. Kaya, iikot siya. Ngayon naman, pag inaangat na, umangat naman siya ganun, pag sumagat siya ng ganun, siyempre, hinayana ay yung pedal natin, hindi na natin inapakan, umangat siya. Aangat siya. Doon naman siya ngayon, tatama, doon, guys, sa Ayan. Diyan naman siya tatama para huminto. So, ganun lang, guys, yung mga ano niyan, yung mga consequence niya, at saka mga silbi nila kung paano. Pero para doon sa hindi nakakalam nito, medyo siyempre, wala pa silang idea. Siyempre, mahirapan sila kung anong paano, anong nangyari, ganun. So maraming ano niyan, kung iba-iba yung mga ano diyan, feedback, kung kumbaga na experience ng mga ganun, tapos hindi naman nila alam kung paano gagawin. So ngayon, guys, pag napanood niyo itong video natin na to, siguro may matutunan sila. Tapos kung nalilito kayo, ulit-ulitin niyo lang.
baka kabisado nyo yan. So ganun lang guys yung paggawa natin ng mga ganito. Ulitin ko lang ito para sa reclining, para sa para dito ito. I-adjust natin na papunta pababa or pataas. Pwede yan. Ito naman siya yung magsisilbing lock dyan para hindi siya sumama sa rotation ng clutch bit. Ano natin clutch. Ito naman siya. Siya naman yung nagsisilbing kakapit siya dun sa rotation ng motor natin para umikot yung pambelt. Ito. Yan. So ganun lang guys. Tapos pagtanggal ito, inulit ko lang ha, kasi para sa ano, para sa convenient niya. Ito, pwede natin tanggalin itong apat na to, or pwede rin hindi, pero mas the best guys kung tanggalin natin kasi para may bilad natin ito ng maayos, mapatuyo natin. Okay guys, yun lang muna. Siguro sa ngayon ang may share ko sa inyo. Maraming salamat sa inyo sa panonood at saka yung mga pakishare na rin po kung ano, para marami tayong matulungan na katilor na kagaya na natin. Marami tayong matulungan na kung naguguluhan sila kung paano sila magagawa ng mga ganitong klaseng bagay sa machine nila. Okay guys, maraming salamat sa panonood. So guys, yun na yung maituturo natin sa ngayon na ano. Sana may matutunan kayo. At saka don't forget to subscribe my channel. At saka pahit na rin ang notification bell para updated kayo sa mga susunod kong video na i-upload. Maraming salamat sa inyo.